Nakakagulat na sa edad niyang ito'y pinasok na niya ang mundo ng prostitusyon. Sa halip na edukasyon ang pagtuunan ng pansin, heto siya, nakatambay sa overpass, hindi man lang iniisip ang kinabukasan na naghihintay sa kanya. Gaano na nga ba karami ang mga kabataang katulad niya? Talagang pumapasok na ka-uniform? Oo, dito. Ito kayo na lang sila. Pumapasok sila. Sa mga aking pakatip na sila yun yung nanghirap na buhay. Iba yung mga makasok sa padali mo. Yung iba hindi naman nakatapos. Wala naman silang pagtatrabahoan na maayos. At ang iba naman yung parang breadwinner na rin ng pamilya. Kaya kung minsan na nasasadlak sila dyan sa prostitution, yung iba naman biktima naman ng mga violent gaya ng rape cases. So, wala, no choice na sila eh. Kaya kung hindi ang patukin yung ganyan sa trabaho, yung para kumita ng pera. Number two po, ano mga dahilan kung bakit palala ng palala ang una, yung prostitution na yan, yung sinasabi natin prostitution na yan, lumalala yan dahil nga yung iba naman, yung una-una yung hirap ng buhay, di ba? Pumapasok sila sa ganyan. Pangalawa naman, yung sinasabi natin may pumaprotekta sa kanila. Hunger, may hunger. Meron, yung sinasabi natin mga mga kasa, ganyan. Yun ang tapos yung iba naman sa hangad na magkaroon ng trabaho, kaya yung mga inosente na kinukuha pa sa ano, yun yung sabi natin yung human trafficking, dadaming dito sa Maynila, papangakuan ng trabaho maayos, pero yun pala, yung trabaho mapapasukan nila, yan yung prostitution. Ano po yung mga institusyon na naglalayong tigilan na mabilis na pagtasa ng prostitusyon? Hindi po, sa prostitusyon kasi, unang-una, yung hindi natin totally ma-eradicate yan eh, di ba? Pero, yung iba naman, talagang ino-operate natin yung ganyang prostitusyon. Unang-una, ang PNP. Nag-ooperate ang PNP. Halimbawa yan sa prostitution. Kami yan sa women's desk, yung sina namin, para malaman namin kung mayroong mga minor na nagtatrabaho sa mga ganyang, sabihin na natin yung mga club, di ba? Ang women's desk po ba sa minors na po siya? Sabi kasi ang trabaho ng women's desk, yung Women's and Children's Protection Desk. Yan yung mga fathered wives, yung mga minors, yun ang trabaho namin. Ang pagiging prostitute po ba ay immoral sa mata ng ating lingkuran? Kung ang isang prostitute po ay narahas o sinakta na kayang customer, may karapatan po siya po ba siyang mag-reklamo? Yung sinasabi mo na sa lipunan natin, ang tingin ng mga tao sa lipunan natin bilang Kristiyano, ang prostitution, pag ikaw prostitute, talaga yung masama ang tingin sa'yo. Sabi niya, ang prostitute yan, gano'n, di ba, masama sa paningin ng mga tao, di ba? Kasi nagbibenta ka ng katawan mo. So, bilang prostitute naman, meron tayong batas na para sa mga ano yung big sa panahon ngayon ang prostitution meron tayong Republic Act ano 9208 na yung mga prostitution considered as victim na sila ngayon, victim na po, ang pwede nang hulihin yung mga bumibili.
halimbawa ikaw, gumawa ka ng servisyo ng prostitute, pwede kang makulong. Halimbawa, minugaw ka naman ni Juan Tila kung mismo. Pwede rin makulong si Bugaw, yun ang rest. Oo. Pero yung sabihin mo, akong prostitute, sa pagpapagong batas na yun, consider na victim na ako. Sa kabila ng panganib sa kanyang buhay, patuloy pa rin si Nina sa trabaho ang nagiging pandustos niya sa kanyang pangangailangan. Ngunit hanggang kailan nga ba siya mananatili sa ganitong klaseng pamumuhay?